Makajos, makabayan at mapagpalayang umaga sa inyong lahat. Narito kami upang maghandog ng mga kalaman patungkol sa ating pambansang bayani, Dr. Jose Rizal. Next. Ang aming presentasyon ay pinamagatang Rizal in Ateneo. Next. So, bago ang lahat, no, ay gusto ko munang ipakita sa inyo ang larawan na ito ng Rizal, no, upang maging buhay sa ating mga isipan ang ating pambansang bayani. Ayan, nasa gitna si Rizal. At kung makikita natin, nasa kanan niya si General Antonio Luna at nasa kaliwa niya ang pintor na si Juan Luna. Next. Kung isusum natin ito, no, makikita natin ang imahe ni Rizal. At gamit ang restoration app, ayon si Rizal, no? At mas makita nating nakikita yung mukha ni Rizal. Next. Ngunit, no, ang bata pa rin si Pepe ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito ay taong 1872. 11 years old si Rizal noong panahon na ito at 4 na buwan pagkatapos paslangin ang mga martir na gumborsa at ang kumimbal sa kanilang mga sa kanilang pamilya kinulong ang kanyang ina. Next. Ang kolehiyo naman na pag-uusapan natin ay ang dating Eskwela Pia noong 1817. At ginawa itong Ateneo Municipal noong 1859 hanggang sa mag-aral at makatapos dito si Rizal. At noong 1909, next. Noong 1909, ito ay formal na ginawang Ateneo de Manila. Kung saan ngayon ay matatagpuan ito, hindi na sa loob ng mga pader ng Intramuros, next. Kundi sa kahabaan ng Katipunan Avenue sa Quezon City. Next. Rizal enters the Ateneo. So ngayon ating pag-uusapan ang buhay ng ating bayani nung siya ay nasa Ateneo. Kung inyo makikita sa ating presentasyon, ito ang una at orihinal na larawan ng Ateneo. Kung saan ito'y matatagpuan sa Intramuros, kung saan nakatayo ngayon ang Lyceum of the Philippines Manila. At sa susunod na larawan, ay makikita po natin ang itsura ng Ateneo noong araw. Yung part po na yan ay nasa gilid sa gilid ng Ateneo. Pero ngayon ay sabi nga ni Troy ay nasa Loyola Heights, Quezon City, Metro Manila na siya matatagpuan sa Katipunan Avenue. At syempre, bago makapasok si Rizal sa Ateneo, ay may unang siyang eskwelahan na pinasukan o pinagkuhanan ng pagsusulit. At iyon po ay ang Colegio de San Juan de Letran. Ayan po, kung makikita natin sa unang larawan, ito ang bungad ng Letran. At ito po ang ating kabuuan. So, in June 10, 1872, kumuha siya ng kanyang pagsusulit sa Christian Doctrine Arithmetic. So, sa Colegio de San Juan de Letran. At nung siya ay nakapasa sa Letran, sa tulong ng kanyang kapatid na si Pasiano. Pero di lumaon ay nagbago ang isip ng kanyang ama at naisipan siyang ipasok sa Ateneo. Ngunit di siya natanggap. At ipinapakilala ko po sa inyo si Father Magin Ferrando. Isa sa mga taga-rehistro sa mga pumapasok sa Ateneo at isa din sa hindi tumanggap sa aplikante ni Rizal. Bakit? Una-una ay nahuli na siya sa pagpasok o sa pag-apply sa Ateneo. Kung makikita natin, nauna niyang pasukan ng Colegio de San Juan de Letran bago siya makapasok sa Ateneo, kaya medyo late na siya. At ang pangalawa ay, kung makikita natin, merong kwalifikasyon sa nahinahanap ang Ateneo at di pumasa si Rizal doon. Dahil sakitin siya at undersized sa kanyang edad. Pero dahil sa kagustuhan ng kanyang ama na makapasok si Rizal sa Ateneo, ay dito pumapasok si Manuel Ceres Burgos, ang pamangkin ni Father Burgos, no? Isa siya sa mga tumulong
kay Rizal na makapasok sa Ateneo. Pero dahil sa mga kaganapan na nangyari, sa pagkakulong ng kanyang ina, ito po yung araw na nakulong ang kanyang ina dahil sa maling akusasyon. Hindi niya nagamit ang apelyidong Mercado, kundi Rizal ang kanyang nailagay. At si Jose ang kauna-unahang miyembro ng kanilang pamilya na nagamit ang apelyidong Rizal. Pero saan nga ba siya tumira noon? Isa si Titay ang nakatulong kay Rizal na magkaroon ng matutulugan dahil si Titay ang may-ari ng boarding house sa labas ng Intramuros sa Caraballo Street. No? Malapit lang po yan sa kanyang pinapasukan. At dahil si Titay ay may utang sa pamilya ni Jose na 300 pesos, ginamit ito ni Rizal na pambayad sa kanyang pagboard sa bahay ni Titay. Kung makikita po natin yung presyo ng pagboard noong araw, ang 300 pesos ay napakahalaga na po. Pero ngayon, siguro magagamit lang ito natin sa pamasahe o sa pagkain. So, yun lang po sa Rizal Enters in Ateneo. Jesuit System of Education. Ang Jesuit System of Education ay isang uri ng paraan sa pag-aaral kung saan ang mga estudyante ay hinuhulma bilang isang mabuting anak ng Diyos na may angking talino sa isipan at sa sarili. Imbis na pag-aaral sa mga sintipikong pananaw, mas binibigyan din ito ang pangangailangan sa praktikal na araling. Dahil na rin ang mga Jesuits ay tinuturing ng mga magagaling na guro, mas nagiging kilala ang paaralang tinuturuan ito. Ilan lamang sa mga courses na ino-offer ng Ateneo noon ay Bachelor of Arts at ang Vocational Courses. Kasama dito ang Agriculture, Commerce, Mechanics at Survey. Next slide please. Dahil na rin sa impluensya ng simbahan at katoliko, ay regular ang panalangin sa bawat klase, simula at pagkatapos ng mga aralin. Next slide please. Nagkakaroon din ng division sa paaralan sa pagitan ng dalawang empire, ang Roman Empire at ang Carthaginian Empire. Ang Roman Empire ay mga internos o mga borders, samantalang ang mga nasa Carthaginian Empire ay mga externos o mga non-borders sa labas ng paaralan. Maaaring nakakapagtaka kung bakit ang dalawang imperyo na ito ang napiling ipagsama, ngunit ang dalawang ito ay may isang koneksyon. Itinuturing ang dalawang imperyo nito noon na may pinakamalakas na estado pagdating sa warfare at pakikipagkakalakalan, kaya't ito ay nabanggit. Next slide please. Pabalik sa ating presentasyon. Dahil sa dibisyon ng dalawang imperyo na ito ay nagkakaroon din ng rankings. Nangunguna ang emperor, pangalawang tribune, pangatlong decurion, pang-apat ng centurion at ang panghuli, standard bearer. Maaaring maghamon ng tanungan ng isang estudyante sa isang ranking officer at kung tatlong beses itong hindi nakasagot ay maaaring mawalan ito ng posisyon. Paliban sa individual competition pagdating sa intelligence rankings, mayroon ding bilang pagdating sa bawat empire. Halimbawa, kung ang miyembro ng Roman Empire ay nagamon ng tanungan sa Carthaginian at ito ay natalo, mapupunta ang isang punto sa Carthaginian Empire. Tinatali ito sa bawat dalawang linggo upang malaman kung sinong empire ang nangunguna. Next slide. Pagdating naman sa uniforme ng mga mag-aaral ay binubuo ito ng tela ng abaka. Ang rayadilyo naman ay kinalaunan naging kilalang uniforme ng mga sundalo ng Republican Army. Yun lamang po para sa Jesuit Education of System. Rizal's first year Ateneo. Ito po ay nangyari noong 1872 to 1873. First day po ni Rizal sa Ateneo Municipal de Manila in Intramuros ay noong June 1872 and ang age po ni Rizal noon ay 11 or 12 years old. Next. Sa first day po ni Rizal, pumunta siya sa chapel and yun po yung first mass niya.
After the mass was finished, he went po sa first class niya kung saan niya po nakita yung mga boy Spaniards, mga mestizos, and mga Filipinos. Next. Who is Father Jose Beck? Si Father Jose Beck po ay dinescribe po as a tall, thin man, body slight forward, hurried walk or means po stress or harassed walk, an ascetic face or simple but strict, severe and inspired, small deep sunken eyes, a sharp nose almost Greek, thin lips forming an arc whose end fell toward the chin. So I've done research po about Father Jose Beck, pero po there's no other facts po or details about him. They just stated na he was the first professor of Dr. Jose Rizal sa Ateneo. Next. So based po sa previous discussion, si Rizal po ay newcomer lang and know little about Spanish. So he was placed po at the bottom of the class or mainly po sa generation po natin ngayon, parang siya po yung pinapwesto sa pinakadulo or end ng room. Tinatawag po nila yun as Externus nga po or Carthaginian Empire. At yung interno po or Roman Empire, dun po mostly included yung mga Spaniards. Next. After the first week po ng isang frail kalamba boy na si Rizal, he made progress po rapidly, and at the end of the month po, he reached the emperor level, na yung emperor level po yun yung best student. Next. So yung a religious picture or holy card po is what he received as a prize for being the brightest student in his class. The first prize that he received an Ateneo. Ito po yung binigyan po siya ng prize, and he said po, how pleased I was when I won my first prize, a religious picture. Nasabi nga po sa mga reflection na ginawa po namin na si Jose Rizal po ay isang religious person, kaya chine-cherish niya po ito. Next. After that po, he took private lessons po to improve his Spanish sa Santa Isabel College. Tuwing recess po nila, yung other people po was busy gossiping and playing, but si Rizal po ay magbabayad pa po ng tatlong piso for the lesson po sa Santa Isabel College. Next. In the second half po ng first year niya, he did not try hard enough po to retain his academic supremacy. He placed second po at the end of the year, although still marked as excellent. Next. Summer vacation. Summer vacation po happened on March 1873. Dito po yung part na si Jose Rizal ay bumalik po sa Calamba to take the summer vacation. But unfortunately po, hindi niya po na-enjoy kasi yung mother niya, na si Doña Teodora, was in prison. His sister, Neneng po, or Saturnina, brought Rizal sa Tanawan para mawala po yung sadness niya, pero hindi po naging sapat ito para mawala yung sorrow na nafe-feel ni Rizal. Sinama po ni Saturnina si Rizal sa Santa Cruz. Next. Doon po nakabilanggo yung mother ni Sir Rizal. So trivia po, 2-year imprisonment po without trial yung binigay po or parang hinato po sa mother ni Sir Rizal. She was accused po by poisoning her sister-in-law na si Teodora Alberto. Yun po yung kapatid ng asawa ng kapatid ni Doña Teodora. Trivia din po, yung Doña Teodora po brought food kay Teodora Alberto, but she refuses to eat po and pinakain po ito sa aso. Then allegedly po yung dog namatay, then doon po siya nakisahan and pinawalk po siya ng 50 kilometers sa Laguna. Going back to the topic po, Rizal told her mother yung grace niya, and then her mother embraced Rizal po. Next. So, nung nag-end na po yung summer vacation, Jose Rizal returned po sa Ateneo to continue his second term year. He boarded po inside the Intramuros or called po as the Walled City at number 6 Magallanes Street po. The landlady po dun sa inupahan po ni Jose Rizal ay si Doña Pepay de Ampuero na may widow, daughter, and 4 sons. Next, please.
Ngayon, aking tatalakayin kung ano nga ba yung mga kaganapan sa ikalawang taon ni Rizal sa Ateneo. Next. Sa ikalawang taon ni Rizal sa Ateneo, wala masyadong matingkad na nangyari kay Rizal. Sa panahong ito, pinagsisiya niya ang kapabayaan niya sa pag-aaral noong unang taon niya nang dahil sa komento ng kanyang guro na hindi niya nagustuhan at dinamdam niya ito. Next. Ito ang nag-udyok sa kanya para mas pagbutihin pa ang kanyang pag-aaral at sa muling pagkakataon, siya'y muling naging emperor. Next. Nagkaroon rin siya ng mga bagong kaklase sa taong ito at ang tatlo rito ay naging kaklase na niya noong nag-aaral pa lamang siya sa Kalamba. Nang matapos ang taong ito, nagkaroon siya ng excellent award at naging isa siya sa mga mahusay sa klase at nakakuha ng gintong medalya. Next. At dahil sa pagkilalang kanyang natanggap, siya ay masayang umuwi sa Kalamba, Laguna upang magbakasyon. Next. Nang matapos ang ikalawang taon niya sa Ateneo, hindi siya nag-aaksaya ng panahon upang dalawin ang kanyang ina sa kulungan. Pinasaya niya ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagkikwento ng mga pagkilalang kanyang natanggap pati na rin ang mga katatawang pangyayari sa ikalawang taon niya sa Ateneo. Natuwa si Doña Teodora sa mga kwento ng kanyang paboritong anak at sa mga karangalang natanggap nito. Kalaunan, ikinuwento ni Doña Teodora ang kanyang panaginip noong nakaraang gabi. Ipinaliwanag ni Rizal ang ibig sabihin ng panaginip na ito ay ang kanyang ina ay makakalaya sa loob lamang ng 3 buwan. Ang iniisip ng kanyang ina na dahil sa kagustuhan ng kanyang anak na makalaya siya, ito ang pinaliwanag ng kanyang anak sa kanya. Next. Ngunit nagkatotoong hula ni Rizal. Sa loob lamang ng 3 buwan ay nakalaya ang kanyang ina. Tuwang-tuwa na umuwi si Doña Teodora sa Kalamba at kanyang hinalintulad si Rizal kay Joseph ng Biblia dahil sa kakayahan nitong magpaliwanag ng panaginip. Next. Summer vacation noong 1874, nagkaroon ng interes si Rizal magbasa ng mga romantic novels. Bilang isang binata, siya'y naging interesado sa mga nobelang romantiko at mga love stories kagaya ng iba pang mga teenager. Next. Ang unang nobelang nagustuhan ni Rizal ay ang Monte Cristo na isinulat ni Alexander Dumas. Ang nobelang ito ang kumiliti sa kanyang imahinasyon. Ito ay patungkol sa istorya ni Edmond Dantes na nakatakas mula sa pagkakabilanggo at kanya natuklasan ang nakabaong yaman sa mabatong isla ng Monte Cristo. Matapos niyang makuha ang yaman, nagiganti siya sa mga kanyang kaaway. Nakatulong ito upang lalo pang mapalawak ni Rizal ang kanyang imahinasyon at nakapaglimbag siya ng mga kilalang nobela sa kasalukuyan. Next. Dahil sa pagmamahal niya sa pagbabasa, hindi lamang fiction kundi pati na rin ang non-fiction ay kanyang nagustuhan. Pinilit ni Rizal ang kanyang ama na bumili ng isang set ng mamahaling libro na pinamagatang Universal History na isinulat ni Cesar Cantus. Ang libro na ito ay nakatulong sa kanyang pag-aaral dahil sobrang dami niyang natutunan rito. Nakatulong sa kanya ito upang makakuha pa ng mas maraming gantimpala sa Ateneo. Next. Kalaunan ay binasa rin ni Rizal ang libro ni Dr. Fyodor Jagor, isang German scientist traveler na binisita Pilipinas noong 1859 to 1860, na pinamagatang Travels in the Philippines. Nakapaloob sa librong ito ang mga obserbasyon ni Dr. Jagor tungkol sa pagkukulang ng Espanya sa kolonisasyon sa Pilipinas. Batay sa nakita ni Dr. Jagor, masyadong mahigpit ang pamumuno ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Nakasaad rin dito na mawawala ang pananakop ng Espanyol sa Pilipinas at susundan ito ng Amerika na nagkatotoo naman sa pagkatapos ng mga Espanyol, nariyan na ang mga Amerikano para sakupin ang ating bansa. Next.
So ang sunod naman natin, yung ikatlong taon ni Jose Rizal sa Ateneo. So sa taon na ito, nakaranas siya ng kasiyahan pati na rin na kalungkutan sa kanyang buhay. Next. So sa larawan, may kita natin na isang matandang babae na nagangalang Teodora Alonso. So sino nga ba si Teodora Alonso? Si Doña Teodora ang ina ni Rizal na masipag na ina dahil nagtatrabaho siya ng maigi para sa kanilang pamilya upang mapag-aral niya ang mga anak niya sa mga kilalang kolehiyong paaralan sa Maynila. Natulong din siya sa pag-asikaso ng kanilang palayan. At nagtayo din siya ng maliit na sari-sari store o tindahan sa baba ng kanilang bahay. Next. Reasons of Teodora's incarceration. So may dalawang dahilan kung bakit siya nakulong. Unang dahilan, nung pagtapos ng kamatayan ng Gumburza, si Teodora ang nakulong naman dahil pinagbintangan siya na nagbabalak na lasunin yung asawa ng kanyang kapatid na si Jose Alberto. At ang dahilan nito, yung mga kaaway ng pamilya nila Rizal, pati na rin yung hipag ni Teodora. At siya ay nakulong sa Santa Cruz, Laguna. Yung pangalawang dahilan ng kanyang pagkakakulong, taong 1891, nang ipag-utos ng mga Kastila na palitan yung mga pilyedong ginagamit ng bawat Pilipino, yung pamilya ni Rizal ang isa sa mga tumutol dito. Kaya bilang parusa, si Teodora ay pinaglakad ng mahigit 50 kilometers mula Calamba hanggang Santa Cruz, Laguna. So, next. So, habang nasa kulungan si Doña Teodora, binisita siya ng kanyang anak na si Rizal at bago umalis si Rizal doon, nag-iwan siya ng salita na naniniwala siyang makakalaya ang kanyang ina. Next. Ways of Teodora's emancipation. So, si Teodora ay nagkaroon ng dalawang paraan para makalaya. Ang una niyang paraan ng pagkalaya, nung ipinagtanggol o tinulungan siya ng dalawang sa pinakamagaling o kilalang abogado sa Maynila. At napawalang sala yung kanyang kaso makalipas ang dalawat kalahating taong pagkakabilanggo. Dahil nahanap ng korte na hindi sapat o kulang pa yung ebidensya para sa kanyang kaso. At pinalaya naman siya nito. Ngunit, panandalian lamang ang kanyang pagkakalaya. Yung pangalawang paraan ng kanyang pagkalaya, nang mapagsayaw yung kanyang anak o bunsong anak na si Soledad kay Manuel Blanco Valderrama, isang gobernador general, at sa pamamagitan nito, nakalaya siya ng tuluyan. So, next. So, makalipas ang ilang araw ng pagbubukas ng klase nila Rizal, dumating ang kanyang ina at masayang sinabi sa kanya na nakalaya na siya. Gaya ng sinabi ni Rizal noong dumalaw o pumunta sa Santa Cruz, Laguna kung saan nakakulong ang kanyang ina. Next. So, si Rizal ay nakaranas ng diskriminasyon mula sa kanyang mga kaklase pati na rin sa kanyang mga profesor. Sa kadahilan ng kaunti lamang ang kanyang kaalaman tungkol sa Spain. Pati na rin ang katotohanan na pinanganak siya sa lugar ng Calamba, Laguna. So, next. So, ang kanyang grado ay naging maganda naman at nanatiling mahusay sa lahat ng asignatura. Ngunit siya ay nanalo lamang ng isang medalya sa Latin. At nabigo siya ng manalo ng medalya sa Espanyol dahil hindi maayos ang kanyang pagsasalita ng Espanyol. Siya ay natalo ng isang Kastila na likas na marunong magsalita ng Espanyol nang may katatasan at tamang diin. Next. So bukod sa naging masaya si Rizal sa nangyari sa kanyang ina na nakalaya, naging malungkot naman siya sa kanyang pag-aaral. Dahil taong 1875, natapos ang kanyang ikatlong taon sa Ateneo at bumalik siya sa Calamba para magbakasyon. Ngunit siya mismo hindi natuwa o hindi umanga sa kanyang nagawa sa pag-aaral.
dahil isa na rito yung isa lamang medalyang nakuha niya. Next. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako'y naririto upang ipayag sa inyo ang mahalagang kaganapan sa buong ika-apat na taon ni Rizal sa Ateneo. Next. Makikita sa presentasyon ang larawan ng Ateneo noong 1875. Katapos ng hindi gaano kagandang performance ni Rizal sa kanyang ikatlong taon sa Ateneo, nagkaroon ng pagkakataon na magbakasyon si Rizal bago sumabak sa panibagong taon ng pag-aaral. Pagkatapos nito, ay bumalik siya sa Manila para ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Next. Noong Hunyo 16,875, si Rizal ay naging isang ganap ng interno o mas kilala sa tawag natin ngayon na intern. So, ano nga ba ang interno? Ang interno ay ang mga boarders sa loob ng paaralan. Next. Sa kanyang pamamalagi sa Ateneo, dito niya na nakilala ang isa sa mga taong malaki ang naiambag sa pagkahubog ng kanyang pagkatao at ito ang Propesor ni Rizal sa kanyang ika-apat na taon na si Padre Francisco de Paula Sanchez na makikita sa larawan. Sino nga ba si Padre Francisco de Paula Sanchez? Ito ay isang mahusay na edukador at scholar na naging inspirasyon ni Rizal upang mag-aral ng husto at sumulat pa ng mga tula. Noong tumagal, ay naging kaibigan rin ni Rizal ang gurong si Padre Francisco sapagkat ginagalang nito ang talinong taglay ng batang si Rizal. Itinuturing rin ito ni Rizal na pinakamahusay na gurong kanyang nakilala sa pamamalagi sa buong pag-aaral niya sa Ateneo. Kanya ring isinulat sa kanyang memoir na itinuturing niyang modelo o huwaran ang naturang guro dahil sa taglay nitong pagkamakatwiran, pagkamasipag, pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang mga estudyante. Next. Matindi naging ganun kaganda ang performance ni Rizal noong ikatlong taon niya rito. Bumalik ang sigla at gana ni Rizal sa pag-aaral at nagkaroon siya ngayon ng inspirasyon para mag-aral ng maigi. Kung kaya't bumawi at nanguna siya sa kanyang mga klase sa lahat ng asignaturang mayroon sila. Next. Makikita natin sa larawan ang mga asignatura kung saan nanguna si Rizal. Next. Pagkatapos nito, ay nakatanggap siya ng 5 medalya na kanyang inialay sa kanyang mga magulang pagkabalik niya ng Kalamba noong Marso 1876 upang magbakasyon ulit bago sumabak sa susunod na taon na pag-aaral. Next. Next. Trivia lamang po. Alam niyo ba noong naipatapon si Rizal sa dapitan ay nakatukla siya ng 3 species ng hayop na makikita sa larawan. Ito ay ang Rhacophorus rizali o isang species ng palaka o Harlequin tree frog. Ang pangalawa, Draco rizali o flying lizard. At ang panghuli ay Apogonia rizali na isang uri o species ng isang beetle. Yun lamang po at maraming salamat. Ang huling taon ni Rizal sa Ateneo. Next. Ang huling taon ni Rizal ay naging napakausbong kung saan nakatamu siya ng napakaraming award. Dahil sa kanyang matataas na grado, sa kanyang huling taon sa Ateneo, at isa na rin ang pagiging emperor o ang pinakamahusay sa buong klase. Next. Rizal graduation with highest honor. Dahil na rin sa pag-aaral ni Rizal ng mabuti, nakuha niya ang titulong The Pride of Jesuits,
kung saan siya ay tinuturing pinakamahusay na mag-aaral sa Ateneo. Naging pride siya ng Jesus dahil sa kanyang angking talento at katalinuhan na ipinakita simula pa ng unang pasok niya at sa huli nitong taon sa Ateneo. Nakapagtapos si Rizal sa degree na Bachelor of Arts na may pinakamataas na honor. Sa araw ng pagtapos, para kay Rizal, ito ay panahon ng pait, tamis, saya at pagkalungkot. Sapagkat, maghihiwalay na sila ng kanyang mga kamag-aral at magsisimula ng bagong yugto ng kanilang mga buhay. Ang gabi bago makapagtapos si Rizal, hindi siya makatulog. Kaya't kinaumagahan, nagpunta na lamang ito sa kapilya at nagdasal at sinabing, "Ipinagkakatiwala ako na ang aking buhay para sa Birhen, upang sa gayoy maprotektahan niya ako sa pagyapak sa mundong punong-puno ng karasan." Next. Marian Congregation. Si Rizal ay di naman subsob sa pag-aaral at mga libro. Si Rizal din ay aktibo sa iba pang mga tungkulin. Siya ay naging kalihim ng kongregasyon ni Maria at siya din ay naging isang deboto ng Immaculada Conception. Next. Academy of Spanish Literature and Academy of Natural Sciences. Natanggap dito si Rizal dahil sa pinakita niyang katalinuhan sa Ateneo. Dito ang pwedeng matanggap lang ay ang mga talentado at matalinong mag-aaral ng siyensya at literatura sa Ateneo, katulad ni Rizal. Next. Si Rizal ay naging inspirado sa pagsulat ng mga tula dahil sa gabay ng isang pinakamahusay at paborito niyang guro sa Ateneo na si Father Sanchez. Ngunit, may isa din siyang guro na tutol dito at sinabihan si Rizal na mas mag-focus na lang sa pag-aaral sa pilosopiya at siyensya. Ngunit si Rizal ay dinakinig at sinunod niya ang gusto niya sa sarili kaya't lalo pa siyang humusay sa pagsusulat ng tula. Next. Rizal as a visual artist. Namangha kay Rizal ang mga guro ng Jesus dahil sa angking nitong galing sa sine. Dahil na rin sa inukit ni Rizal sa batikuling ang Virgin Mary gamit lamang ang kanyang pocket knife. Si Father Leonard ay isa sa mga namangha dito at nag-request kay Rizal na kuitin ang Sacred Heart of Jesus. At ilang araw lamang ay natapos agad nito ni Rizal. Next. Rizal as a gymnast and fencer. Kahit payat at mahina lamang ang tingin kay Rizal, pinasok niya pa rin ang mundo ng pagiging gymnast at fencer, kung saan nabuo ang kanyang pangangatawan at napagtibay ang mga buto. Dahil na rin sa impluwensya ng kanyang Tio Manuel, kaya niya napagtibay ang mga katawan at kanyang kalusugan. Next please.
Rizal's works in Ateneo. So, next. Kung babalikan natin, ano, maaga pa lamang ay namulat na si Rizal sa mga literatura. At ang kanyang ina, na malaki ang kahiligan sa mga literatura, ang nagpauspong sa ating bayani na maging dakilang manunulat. No? Ang mga Indio, wala silang ina na makapagtuturo sa kanila dahil mga hindi nagsipagtapos. Pero itong si Rizal, mother niya, nag-aral ng kolehiyo, expert mathematician. At nakadagdag pa dito na meron silang sariling library. So, exposed si Rizal sa pagsusulat. No? Sa katunayan, nakasulat siya ng tula noong 8 taong gulang pa lamang siya, sa aking kabata, kung saan sinabi niya yung ang di marunong magmahal sa sariling wika ay mas masahol pa ang amoy sa malansang isda. Imagine, no? 8 years old, tapos ganun na yung level ng pag-iisip at ng kamalayan ni Rizal sa pagsusulat. So, matalino si Rizal, tapos magaling magturo yung kanyang ina, tapos meron pa silang 1,000 mga libro. So, ganito ang naging paghubog kay Pepe. At walang Jose Rizal kung wala ang kanyang ina. Next. Kaya't ang unang naging nagawang tula ni Rizal sa Ateneo ay pinamagatang ni Primera Inspiracion o My First Inspiration na inaalay niya sa kanyang ina na sa panahon na yon ay napalaya na bago ang kaarawan nito. Ito ay noong June 8, 1874, kaka-third year pa lang neto ni Rizal, no? At bago yon, second year, first year, walang sigla si Rizal na sumulat. Pero nung napalaya si Doña Teodora, nabuhayan siyang muli na sumulat ng tula. Ito yon, Mi Primera Inspiracion. Di na natin mahihimay ang mga parte ng tulang ito. So basahin nyo na lamang. Pinapakita ko ito para makita nyo kung gaano ka-eloquent si Rizal. At yung mga tula niya ay talaga nga namang malalaman at malalim. So next. Pagkatapos noon, no, ang sunod niyan na major na tula na ginawa ay noong fourth year siya. Noong naging professor niya, ang tinagurian niyang best professor or favorite professor niya, si Father Sanchez, no, na hinimok siya na gamitin ang galing niya sa pagsusulat sa mga mas seryosong mga paksa. At hinimok siya na ipagpatuloy lang nahasain ang kanyang husay. Next. Ayan, 1875, no? Ang fourth year si Rizal neto, naging professor niya si Father Sanchez. So na-inspire na siya ni Father Sanchez na sumulat ng mga tula at sumulat ng sumulat. So ito yung ilan sa mga tula ni Rizal. So una, Felicitacion o Felicitation. Pangalawa, El Embarque, Himno a la Flota de Magallanes o The Departure into Magellan. Pangatlo, IES Espanyol, Elcano, El Primero, and Dar la Vuelta al Mundo, or And He is Spanish, Elcano, the first to circumnavigate the world. At ang pang-apat ay El Combate, Orbistondo, Terror of Jolo. Next. So, dun pala sa kanina, mabalikan natin, yung mga sinulat niyang mga tula ay tungkol sa kasaysayan, no, sa kolonisasyon, sa pagdating ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. So, sa sunod na taon, 1876, fifth year na neto si Rizal, no. So, mas malawak na yung naging mga topics ni Rizal sa pagsusulat niya. Relihiyon, edukasyon, mga alaala niya noong kabataan at ang gera. Ito ang ilan sa mga ginawa niyang tula, no. So, una dito ay Un Recuerdo a mi Pueblo o In Memory of My Town. Pangalawa, Alianza Intima entre la Religión y la Buena Educación o Intimate Alliance between Religion and Good Education. Pangatlo, Por la Educación Recibe Luz la Patria o Through Education the Country Receives Light. Pangapat, El Cautivero y el Trempio, Batalla de Lucena y Prisión de Boabdil o The Captivity and the Triumph. Battle of Lucena and the Imprisonment of Boabdil. At ang panglima, La Entrada Triunfal de los Reyes Catolices en Granada o The Triumphal Entry of the Catholic Monarchs into Grenada.
So dito naman sa mga tulang ito, no, makikita natin yung napakalalim na prinsipyo ni Rizal. So dito sa Intimate Alliance sa edukasyon na nagpapatibay ng pananampalataya at ang pananampalataya na nagbibigay ng kabuluhan sa edukasyon. Ito naman sa through education the country receives light. So dito napapakita na si Rizal ay talagang naniniwala ng edukasyon ang pag-asa ng bayan. At ito ang magpapalaya sa atin at magpapaunlad sa ating bayan. So next. So ito, ito yung naisulat niya, por la educación recibe luz de la patria, o through education the country receives light. So meron itong siyam na stanza, tigwa walong lines, maliwanag ang perspektibo dito ni Rizal, no? The vital breath of prudent education steals a virtue of enchanting power. So malinaw ang sinasabi dito ni Rizal na ang importansya ng edukasyon sa ating mga Pilipino. Ito ang magpapalaya at magpapaunlad sa atin bilang isang bansa at bilang isang bayan. Next. Ganun naman, no? Por la educación recibe luz de la patria, o through education the country receives light. Dito naman nagpapakita na na tunay na makadiyos itong si Rizal. Baliktad pala, no? Yung kanina, doon nagpapakita na tunay na makadiyos si Rizal. Dito naman yung pagpapaunlad sa edukasyon, sa pagpapaunlad sa bayan. So, next. 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 Ayan, no, intimate alliance between religion and good education. Ayan yung nagpapakita ng tunay ng makadiyos itong si Rizal. At sinasabi niya dito na edukasyon ay walang saysay, o ang mga edukado ay walang saysay kung walang pananampalataya sa Diyos. Next. 1877, ito ang huling taon ni Rizal, ang kanyang graduation year. So marami pa siyang mga naisulat at tula. Ito ay mga sumusunod. El Heroismo de Colón, o The Heroism of Columbus, Columbi 1, the second, or Columbus and 1, John the second, Gran Consuelo en la Mayor Desdicha, or Great Solace in Great Misfortune, Un Dialogo Alusivo a la Despedida de las Colegiales, or A Farewell Dialogue to the students. So next. So ayan, so religious poems. So nagsulat din siya ng mga tula na tungkol sa relihiyon, sa kanyang pananampalataya. Nagpapatunay ito ng debosyon ni Rizal sa pagiging Kristiyano niya at bilang mananampalataya. So Al Niño Jesús, to Child Jesus. So sinulatan niya ang tula si Kristo Jesús. So why have you come to earth, child God, in a poor manger? So does fortune find you a stranger from a moment of your birth? So nagtataka siya kung bakit itong si ang ating Kristo Jesus ay sa sabsaban nagkatawan tao instead sa mararangyang mga lugar, no? Alas, of heavenly stock now turned an earthly resident. Do you not wish to be president but the shepherd of your flock? So tinanong niya ang Diyos kung gusto niya ba na maging the Lord above us, or gusto niya lang na maging pastol ng mga tupa na kagaya natin. So ang retorik ng kanyang pagkakatanong, no? At ito ang kanyang kagalingan sa pagsusulat. So next. Sinulatan niya rin si Virgin Mary, o Virgen Maria, ala Virgen Maria, ng tula. At dito nagpapakita na deboto din siya ni Our Lady of Immaculate Conception. Next. So, dramatic work in Ateneo. Next. So, ayan. So, si Father Sanchez, walang sawa si Father Sanchez na hubugin at
sanayin si Rizal sa pagsusulat niya. So, nag-request uli itong si Father Sanchez sa kanya ng isang drama kung saan gusto niyang gawan ni Rizal ng drama si St. Eustace the Martyr. At tinanggap naman ito agad ni Rizal at pinabasa niya na kompleto, pinabasa niya kay Father Sanchez at natuwa si Father Sanchez at namangha sa kanya. Job well done para sa ating pambansang bayan. Next. First Romance of Rizal. Next. Rizal as a lover. After graduation, when he was 16 years old, Rizal experienced his first romance. Nung graduate si Rizal, 16 years old siya, tapos umibig siya kay Segunda Katigbak. Next. Sa Segunda Katigbak, 14 years old siya, from Lipa, Batangas. Mas bata siya ng 2 years kay Rizal. Tapos siya ay medyo maikli na may mga matang magaling magsalita at masigasig kung minsan at matamlay sa iba. Malarosas ang tiski na may kaakit-akit at mapanuksong ngiti na nagpapakita ng napagandang ngipin. Ang kanyang buong sarili ay nagkalat ng isang mahiwagang alindog. X. Si Mariano Katigbak naman yung ano, kapatid ni Segunda Katigbak, tas kaibigan ni Jose Rizal. Siya yung ano, yung kasama ni Rizal nung pumunta siya sa bahay ng lola niya sa Trauso, Manila. Tapos, ang pamilya ni Marciano, ano, malapit sa lola ni Rizal. Tapos pagpunta niya doon, maraming panauhin, tas andun si Segunda. Tapos nun, nag-request yung mga panauhin na mag-drawing si Segunda dahil magaling nga daw, sabi nga ng kanyang lola, magaling daw mag-umuit si, ano, si Jose Rizal. Tapos na habang niyang dinodrawing niya si Segunda Katigbak, biglang napatingin sa kanya si Segunda. Tapos yun, nahiya si Jose Rizal. Next. Si Olympia naman, ang kapatid ni Jose Rizal, matalik na kaibigan ni Segunda. Nag-aaral sila sa La Concordia College. And tuwing linggo, pumupunta doon si Jose Rizal, binibisita si Olympia. Tapos, doon sila nagkakakilala ng gusto ni Segunda Katigbak. At na-love and perfect si Jose Rizal. Next. Si Manuel Raos naman, siya yung kababata ni Segunda Katigbak. Tapos siya yung napangasawa ni Jose Rizal dahil nga mahihayin si Rizal. Hindi siya nag-propose kay Segunda Katigbak. Next. Si Rizal medyo torpe talaga kaya kahit gusto niya ni Segunda, hindi niya siya naging nagawang ipaglaban. Ang pinakahuling pagkikita nila ay noong December 1877. Binisita niya si Segunda para magpaalam kasi uuwi na siya sa Kalamba. Sabi naman ni Katigbak, uuwi rin siya mga ilang araw pa. Pero naghihintay pa rin si Katigbak nang sa na ipaglalaban siya ni Jose Rizal. Pero ang nagbigkas na ni Rizal, ganun ba? Sige, paalam. Nakauwi na si Rizal sa Kalamba kinabukasan. At sa sunod na araw, nalaman niyang hindi dadaan ang sasakyan ni Segunda sa Kalamba dahil sa malakas na hangin. Sa Binan lang. Kaya pumunta agad si Rizal sa Binan, sakay ng kabayo niya. At nakita nga niya na dumaan ang karromata na sinasakyan ni Katigbak. Kinakaway pa ni Katigbak ang panyo para kayo si Rizal. Pero si Rizal walang nasabing kahit ano. Ganun na lang lumipas ang pagkakataon. Nagsisi si Rizal dahil sa kanyang kahiyaan at katorpehan. Nawala niya si Katigbak habang buhay. Next.
3 years later, Rizal recording his first and tragic romance said, ended an early hour. My first love. My virgin heart will always mourn the reckless step in talk on the flower decked abyss. My illusion will be returned, yes, but indifferent and certain, ready for the first betrayal on the path of love. Yun lang and thank you. Ayun, para sa pagtatapos ng ating presentasyon, iiwan natin ang sinabi ni Dr. Zerizal na katagang, ignorance is servitude because as a man thinks, so he is. A man who does not think for himself and allows himself to be guided by the thought of another is like the beast led by a halter. So, palagi lang tayong mag-isip at critical na pag-iisip ay kailangan natin upang umunlad ang ating sarili. At ang ating mga katalinuhan at ating kagalingan ay lagi nating ialay para sa bayan, lagi't lagi para sa bayan. Ito lamang po ang aming presentasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at maganda at mapagpalayang umaga sa inyong lahat.